Hindi inakala ng dalaga na puri niya ang kapalit sa utang ng mga magulang niya. Anong kapalaran ang naghihintay sa kanya? Sa wakas ay nakapagtapos na sa kolehiyo si Rufa sa kursong accountancy dahil iyon sa pagpupursigi ng kanyang mga magulang. Iginapang ng mga ito ang pag-aaral niya sa pamamagitan ng maliit nilang negosyong parmasya. Ngunit isang malaking revelasyon ang natuklasan niya nang malamang may malaki palang pagkakautang ang mga ito. Ano? 1,000,000 piso ang utang niyo? Gulat na tanong niya sa mama at papa niya. Oo anak, nangutang kami sa isang mayamang Amerikano upang maisalba ang naghihingalo nating parmasya. Ginawa namin iyon ng mama mo para hindi tayo mawala ng ikabubuhay at para hindi ka mahinto sa pag-aaral mo sa kolehiyo. Kahapon ay nagpunta rito yung Amerikano para maningil. Binibigyan na lamang kami ng 2 linggo upang makabayad kundi kukunin niya sa atin ang parmasya na dugot pawis naming itinaguyod ng iyong mama. Wika ng papa niya. Halos sumabog ang ulo ni Rufa sa sinabi ng ama. Pero papa, okay lang naman po sa akin na mag-working student ako habang nag-aaral. Hindi niyo na po sana ginawa ang pangungutang ng ganoong kalaking halaga. Kaya naman nating iahon ang ating negosyo sa sarili nating sikap. Tugon ng dalaga. Nahabag siya sa mga magulang, kaya naisip niya na gumawa ng paraan para tulungan ang mga ito. Pero kahit araw at gabi siyang magtrabaho, hindi niya iyon kayang mabayaran agad. Hindi siya maaring hindi kumilos, kaya nakahanda na niyang gawin ang lahat, kahit pa magmakaawa siya sa taong pinagkakautangan ng kanyang mga magulang. Gagawan ko po ng paraan, mama, papa. Huwag kayong mag-alala. Saan po ba nakatira ang Amerikanong iyon? Wika niya sa mga magulang. Nang sumunod na araw ay agad siyang nagtungo sa bahay ng Amerikano. Sa labas pa lang ng malamansyon nitong bahay, nanlaki na agad ang mga mata niya. Halatang ubod ng yaman ng Amerikano dahil sa laki ng bahay nito at lawak ng lupain. Nasa harap na siya ng gate ay di pa rin niya alam ang sasabihin. Kaya nilakasan na lamang niya ang loob niya. Isang masungit na gwardiya ang sumalubong sa kanya at sinabi agad ang pakay niya. Nariyan po ba si Mr. John Smith? Ako po si Rufa Santos, anak po ni na Julio at Marisa Santos, bungad ng dalaga. Inaasahan ka ba niya, iha? Tanong nito sa seryosong tono. Hindi po, sagot niya. Akmang aalis na ang gwardiya pero nakiusap siya rito. Pakiusap, sir. Pakisabi po kay Mr. Smith na kailangan ko po talaga siyang makausap tungkol sa utang ng aking mga magulang. Pagmamakaawa ng dalaga. Saglit na may tinawagan sa cellphone ng gwardiya. Maya-maya, binuksan na nito ang gate. Sinamahan siya nito kung saan naroroon ang Amerikano nitong amo. Nang makapasok sa isang pribadong kwarto, umarap sa kanya ang isang lalaki na may katangkaran. Matipuno ang pangangatawan, maputi ang kulay ng balat, at may asul na mga mata. Amerikanong-Amerikano ang itsura nito. Ikaw ba ang anak ng mag-asawa na malaki ang utang sa akin? Inis na tanong nito sa kanya. Ikinamangha ni Rufa nang magsalita ang lalaki. Matatas naman pala itong magsalita ng Tagalog. Sa tingin niya, may lahi rin itong Pilipino. Ngunit sa mga oras na iyon ay wala na siyang inaksayang pagkakataon. Wala nang sabi-sabi, bigla siyang lumuhod sa harap ng lalaki. Pakiusap po, sir. Kung pagbibigyan niyo lang po ako ay mababayaran ko rin ang utang ni na mama at papa. Sa kada sahod ko ay ibibigay ko sa inyo ang aking bayad. Uutay-utahin ko pong pagbabayad sa inyo. Huwag niyo lang pong kunin sa aking mga magulang ang parmasya na pinaghirapan nilang itinaguyod. Gagawin ko po ang lahat upang mabayaran ang utang nila. Wika ng dalaga. Napangisi si Jan sa sinabi niya. Alam mo, miss, kahit lumuhod ka pa sa harap ko ay hindi mababayaran ang utang ng mga magulang mo. Pero kung talagang gagawin mo ang lahat, gagawin mo ang gusto ko. Nakangising sabi ng lalaki. Nagtatakang tumingala si Rufa. Ano po iyon, sir? You stay with me for 1 week. Kahit anong sabihin kong gawin mo, gagawin mo. Sa kwarto kita matutulog. Kung gusto kong may mangyari sa atin ay wala kang magiging reklamo. Kapag nagawa mo ang kondisyon ko ay bayad ng utang ng mga magulang mo,
Tahas ang sabi ng lalaki. Napaluhan na lang si Rufa. Alam niyang ganoon ang maaaring mangyari, kaya inihanda na niya ang kanyang sarili. Yes, sir. Tinatanggap ko po. Sana ito pa rin mo rin ang sinabi mo. Tugon niya habang humihikbi. Cole, wika ng lalaki. Kinagabihan ay sa kwarto nga siya ng Amerikano matutulog. Tahimik itong nakahiga sa kama habang nakatalikod siya. Nagpaalam siya sa mga magulang na may isang linggo siyang seminar sa Baguio. Walang kaalam-alam ang mama at papa niya na pagkababae at puri pala niya ang kapalit ng utang ng mga ito. Ngunit ang kaba sa dibdib niya ay biglang naglaho dahil wala namang ginawa sa kanya ang lalaki. Natulog lang ito sa tabi niya, nakahinga siya ng maluwag. Ang mga sumunod na araw, mas lalong hindi niya inasahan. Ang akala niya ay impyerno ang daranasin niya sa piling ni John. Ngunit mali siya, naging mabait ito sa kanya. Lahat ng pangangailangan niya ay ibinigay nito. Minsan nga ay nahuhuli pa niya itong nakangiti habang nakatitig sa kanya. Bigla rin sisimangot pag nahuhuli niya at magsusungit ng walang dahilan. Hindi na malaya ni Rufa na nahuhulog na ang loob niya kay John. Isang gabi bago ang araw na matapos ang napag-usapan nila, bigla siya nitong hinila sa kama at pinupog siya ng halik. Halik na hindi marahas, kundi halik na punong-puno ng pagsuyo. Dahil may nararamdaman na siya rito, hindi niya napigilan ang sarili na ibigay kay John ang kanyang iniingatan. Ilang ulit din nag-isa ang kanilang makatawan sa buong magdamag. Kinabukasan, nagpaalam na siya sa lalaki. Sa halip na maging masaya dahil aalis na siya ay parang dinudurog ang kanyang puso. Si John naman ay wala ring imik. Maaga rin itong umalis para asikasuhin ang mga negosyo nito. Makalipas ang isang buwan, congrats! Magiging nanay ka na. Masayang bungad ng doktor na magpakonsulta siya sa ospital. Pinagpawisan ng malapot si Rufa. Diyos ko, anong gagawin ko? Anya sa sarili. Ipinagtapat niya sa mga magulang ang nangyari sa kanya sa poder ni John. Sising-sisi ang mga ito, pero sinabi niya na ang hiling lamang niya, payagan siyang tumira sa probinsya upang makalimutan na ang lahat at makapag-move on. Sa pagtira niya sa Cebu, ay sinerte naman siyang makahanap ng trabaho kahit siya'y nagdadalang tao. Nakakuha siya ng trabaho na pwede niyang gawin sa bahay para hindi na niya kailangan pa na lumabas at bumiyahe. Habang abala sa pagsabak niya sa work from home, may biglang kumatok sa pinto ng tinutuluyan niyang apartment. Nang buksan niya iyon, ay nanlaki ang mga mata niya sa bumungad sa kanya. John? Titig na titig ito sa kanya at bumaba ang tingin sa kanyang umbok na tiyan. Rufa! Napapaos na sabi nito. Malungkot ang mukha at halatang nakainom ng alak ang lalaki. Ano pang ginagawa mo rito? Bayad na ako sa'yo, diba? Tanong niya sa gwapong lalaki. Nagulat siya nang lumuhod ito sa harapan niya. Hoy, anong ginagawa mo? Gulat na tanong niya kay John. Ilang buwan kitang hinahanap, Rufa. Aaminin ko sa'yo na gusto lang kitang paglaruan nung una. Dahil gandang-ganda ako sa'yo nang makita kita. Pero noong may nangyari sa ating dalawa ay hindi na kita nakalimutan. Araw-araw at gabi-gabi kitang iniisip. Ayaw kang mawala sa utak ko. Mababaliw ako kapag hindi kita nakita. Pinuntahan ko ang mga magulang mo. Noong una ay ayaw nilang sabihin sa akin kung nasaan ka. Pero nung humingi ako ng tawad sa kanila at nang sabihin kong mahal kita at handa kitang pakasalan, ay ipinagtapat din nila sa akin na narito ka. Hayag ni John. Ano? Papakasalan mo ako? Pinipigil ni Rupa na mapangiti sa pinagtapat ng lalaki. Oo, Rufa. Papakasalan kita dahil mahal kita. Mahal na mahal ko kayo na magiging anak natin. Hindi ako papayag na mawala kayo sa buhay ko. Wika ni John na hindi napigilan ang sarili na yakapin siya. Walang pagsidlan ang kasiyahan ni Rufa, pati na ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Ipinagtapat din pala ng mga magulang niya kay John ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao, kaya abot langit din ang saya ng lalaki nang malamang magiging ama na ito. Ikinasal sina John at Rufa. Pagkatapos ay isinama siya ng mister sa Amerika para ipakilala sa mga magulang nito. Nakilala ni Rufa ang Amerikanong ama at Pinay
na ina ni John. Tuwang-tuwa rin ang mama at papa niya dahil nahanap na niya ang lalaking makakasama at nagmamahal sa kanya. Patuloy na naging maunlad ang negosyo ng kanyang mga magulang at masaya silang namuhay ni John na maligaya sa piling ng isa't isa kasama ang kanilang anak na pinangalanan nilang Andrea.